loveth not, knoweth not God, for God is love. Jump po tayo dito sa 13. Hereby know we that we dwell in Him, He in us, because He hath given us of the Spirit. And we have seen and do testify that the Father sent the Son to be the Savior of the world. Whosoever shall confess that Jesus is the Son of God, God dwelleth in him and he in God. And we have known and believed in the love that God has for us. God is love, and he that dwelleth in love dwelleth in God, and God in him. Okay, dito na lang po tayo sa first. Ako na lang po, beloved, believe not every spirit, but try the spirits whether they be of God. They are of God because many false prophets are gone out in the world. Okay, let's pray, Lord. Salamat sa inyong mga salita, Panginoon, na patuloy namin. Misahin namin kanina, nakita namin sa introduction, Panginoon, na napakaraming false prophet, false teachers, Panginoon, even the Old Testament, ginagawa po nila ay damage, Panginoon, sa mga tao. Sobrang damage, Panginoon. So I pray na ma-deal namin sila ngayon, Lord, at hindi po sila makapagtago sa kanilang kasinungalingan at mga pagpretense, Panginoon, mga pagpakunwari. Mabunyag po sila, ma-expose sila ngayong hapon para kapatuloy po kami, Lord, ngayon na hindi kami nagpabaya. Mag-iingat po kami sa aming naririnig, aming nakikita. Hindi lahat ng Kristiyano ay nagpapanggap na Kristiyano lang. Yung iba po ay kailangan na makita namin yung tunay, yung hindi tunay, Panginoon. So I pray na gagabayan niyo po, Lord, kami as always. So in Jesus' name we pray. Amen. Amen. Maka po na po. Good afternoon po ulit sa lahat. Good afternoon po. Good afternoon. Title po nito is Many False Prophet. Una, introduction po natin to sa series of sermons at study na pag-aaralan natin. Lahat ng mga kulto, actually mag-focus tayo sa leaders ng kulto. Okay, huwag kayong madedepress, ha, sabihin nyo, kasi actually sabihin nga nung iba, yung sinasabi nila ay lagi namang sinisiraan daw yung ibang religion. So nabanggit ko na yung kanina, di ba? Hindi natin sinisiraan yung sirana. Okay, kunwari may sirang kanin, may sirang tinapay dyan, nabubulok na. Sabi, kakainin ni Noy-Noy, kunwari. Alam ko si Rana yun. Bayaan mo siya. Tama ba yun? Bayaan mo kainin. Hindi, syempre, wawarningan mo yun kung may konti kang, di ba? Sense. Di ba? Kung may pag-ibig ka kahit konti lang, kay, kung masira ang, yan. Di ba? Ang tiyan yan. So sabi mo, si Rana yan! Huwag mo nang kainin. Hindi naman mukhang sira eh. Oh, totoo. Ito, nakita mo ba to? May... ano meron dyan? Amag. Salamat. English na utak ko, mold. So may amag na eh. Ah, yun pala yung amag. Ah, amuyin mo. O nga, no? Salamat po, di ba? So sa atin, pag nagwa-warning tayo sa mga tao, hindi kasiraan yun. Amen? Hindi tayo naninira lang. Mapansin nyo siya ng karamihan ng Baptist. Pero ibang Baptist kayo, maniwala kayo, katulad ng introduction natin kanina, hindi na rin sila. Puro blind item sila. Para silang si Christy Fermin o kaya si meron pang nakakatawa dati sa radyo eh. Alimutan ko, alam siguro ni Dad yun. Di ba yung, yung bubuwit? Alam mo yun? Sabi ng aking bubuwit, itago natin sa initial na. Ganun lang eh. Tapos, di mo alam kung sino yun. Pero tagal, ang daming commercial. Kasi yung taong mahilig sa chismis, sino kaya yun? Ah, hindi yata si... mapahirapan ba namin kayo? Sabihin na agad tapos ang usapan, kayo na maghusga kung tama ako, mali, di ba? Kung sinabi ko yung Catholic is ganito, ganyan, yung Iglesia ni Manalo, ganyan, hindi na kayo, kayong religion yung sumasamba dyan sa Diyosan? Baka hindi naman kami, di ba? Mapahirapan mo pa. So, kaya yun po yung natin, nag-aaralan kanina umaga, binasa natin lahat, napakarami sa Old Testament, talagang galit ang Diyos dyan, galit! Ang dami napapahamak dahil dyan. Galit din yung lingkod ng Diyos dyan. Okay, binasa natin si Jeremiah, sa Micah. And then, di na natin babasahin yung Jude kasi buong yun, buong chapter din yun, buong book. Ganon din po yung pareho ng Peter, 2 Peter.
Okay, binasa natin sa Acts, sinabi ni Paul sa mga Ephesian elder. Ano pa? Then sa Matthew, sa lalo sa end times, dadami ng dadami yan. Sa panahon natin, malapit na tayo. Okay, ang dami na halos siguro ilang taon na lang. Baka nga nag-uumpisa na yan eh. Okay? So, kaya tayo nagwa-warning sa mga gustong makinig. Hindi tayo naninira lang. And kinuwento ko rin yung nangyari kahapon. So, ako mismo ay nag-soul winning kami. Hirap na hirap ako. Nanunuyo na yung... Pag sinasabi ko nanunuyo ako, nanunuyo talaga ako. So, nanunuyo na lang muna ko kay ate. Hanggang nagsawa na lang ako. Kasi sabi nila, ganun mo talaga ako. Pinanganak ako dito eh. Yan ang sinabi ng Bible eh. Yan ang sinabi sa amin eh. Sinong sundin ko? Mas minahalaga nila yung religion nila kaysa sinabi ng Bible. So, nakakalungkot pero ganun exactly ang nangyayari sa maraming tao na biktima ng false teaching, ng mga false prophet. Kaya pag-aaral natin, okay? So, ang first point lang natin kanina umaga is paano natin malalaman at kakalabanin. Basta, parang hindi yan ang kailangan kong message. Gusto ko yung ano naman. May time tayo dyan, okay? So, may time tayo dito. Mamaya, yung conclusion nito, meron tayong ano dito, love life. So, yan. Ano gusto mong usapan love life? Blanco yung mukha niya. Hindi, meron tayong ano dyan. Huwag ka magturo. Okay. Tuturo si Christine eh. Okay. So, number one, sabi natin, paano malalaman at makakalaban yung false teacher? Paano kung magawa yung part mo una dahil maligtas ka muna kasi hindi mo maintindihan yung mga bagay na yan. Magligtas ka na, at least andun ka na sa laban, mga kabataan katulad nyo, at least inaaral nyo na. At yun nga, kaya maganda, nag-soul winning kami, natuto yung mga bata, nakikita nila kung paano ang labanan dyan. So, matalino ka. At maintindihan mo to at gagamitin ka rin ng Diyos paglabad sa mga false teacher. Kung sabihin, trabaho lang ni pastor yan. Primarily, oo. Pero hindi rin lang. Amen. Number two na tayo. Paano natin na-identify yan? Tsaka malaman at kalabanin. Itong verse 1. Sabi dito, Beloved, okay, kausap po ni Paul at ni John, mga church member. Okay, mga kapatid. Sabi niya dito, Believe not every spirit, but try the spirits, whether they are of God, because many false prophets are gone into, out into the world. Sa Tagalog, ina-address niya yung mga kapatid na sabi niya, Beloved, parang kayo, minsan, ina-address ko yung ganun, di ba? Mga kapataan, mga kapatid, minamahal na kapatid, hindi ako masyadong mga ganun, eh, no? Pero totoo po yun. Lahat po kayo, mahal namin, nag-aalala ako pag hindi ko kayo nakikita dito. Amen? Kasi alam ko na yung, ano bang, ano nyo, lalo kayo, mga nagdadalaga, nagbibinata. Wala namang iba kayong ma-experience kung hindi na-experience din namin. Tama? Pare-pareho lang yan eh. At kinakabahan ako kasi ang dami ko rin nakilala na lagi ko nakwento sa inyo, paulit-ulit na lang ako. Kasi nga, minsan, kailangan paulit-ulitin, di ba, Noy? Ganun yun ako, naintindihan ko yun, kaya ulit-ulit. Ano yung nakwento ko sa inyo? Biglang ganun. Di ba, meron akong kasama. Mga faithful yan. Pag-attend, at least, as bandang uli, mawawala na lang, bandang uli, iba pa sinisisi. Eh, kasi siya ganyan, ganyan, ganyan. Yung pala, may problema siya, sarili niya. Even worse, yung iba talagang sobrang lupit, sobrang lala, ang pastor na sinisi. Gano'n kalala yun. Pag ikaw na yung pastor, talagang pinagpanalangin mo yung mga yan, tapos ikaw yung sisi yung bandang uli, iyak ka siguro nun. No, pero hindi rin tayo iyak kasi labanan yan eh. Iyak na lang na walang luha, no? So, number two, paano malalaman? Sabi dito, believe not. Okay, meron akong gusto sabihin sa inyo. Sabi na iba, pagkaibigan mo daw, lahat na nga sabihin niya, paniniwalaan mo. Tama ba yun? Pero iba, ganun eh. Or at least, kunwari, naniniwala, di ba? Okay, sige, sinabi mo eh.
Ah, ganun ba? Parang mali yan, parang ang binobola mo. Sige, pero okay lang. Iniwala ako. So, iba yung sinasabi sa 1 Corinthians 13, na love, charity, believe it all things. Iba yun, ha? Ibig sabihin ng believe it all things doon, pinaniniwalaan mo siya na, alam mo na, parang ang katagayan sa English is giving the benefit of the doubt, na sinasabi. Ibig sabihin, hindi mo siya juhusgang, kahit nakita mo, nahuli mo na, pero sabi niya, hindi ko naman sinasadya eh. Dahil mahal mo siya, ano, sabihin mo. Baka naman hindi talaga sinasadya, yan. So, naniniwala ka in that sense. Pero, isasabi natin, sabi to, believe not every spirit, may sinabi sa'yo, may narinig ka, may nakita ka. Okay? O, ganun example, yung nabanggit ko kanina umaga kasi may nabalitaan ako, sabi nga, kasi pastor daw, masama daw ang bibig, sabi ba naman sa akin. So, medyo masama yung loob ko, no? Pero, naiintindihan ko na kasi mga bata kayo, tsaka, ano kayo, hindi kayo lumaki sa Baptist, eh. Pag lumaki sa Baptist, ano yun, hindi ka bago dun. Okay, tsaka pag nagbabasa ng Bible, di ka bago dun. Okay? Related din ako, pero medyo masama rin, loob ko ng konti. So, ano dapat yun? Pag narinig mo na ganun, huwag ka munang maniwala, tingnan mo muna. Sabi ito, try every spirit. Totoo kaya yun? Kaya ako, pag nasabihan ako lang, pag ako naman yung sinabihan, ha? Mga sabi ni Brad, may nagsabi sa akin, si Brother James, mukhang ano, inakalabang ka. Ano sinabi niya? Imbestiga ka muna. Huwag kang unang sabi lang, naniwala ka na agad. Tapos next time na magkita kayo, galit ka na agad. Andali mo naman lokohin pag ganun. E lalo yan, pag mag-asawa, yung magkaibigan, yung mga bata kayo, ha? Sinabihan ka, ganyan. Mukha ka daw, tabingi daw yung ilong mo. Sinabi niya sa akin yun! Wala lang, di na magpapansinan. Tapos yung pala, ano kayang dahilan? Sinabi, niloloko ka lang nun eh, ayun. Eh, nagsabi na kayo ng masakit or something. Kaya magsamag, naghiwalay na. Hindi malalag-isip. Ito lalo yung sinasabi sa Bible, ang pinag-uusapan itong mga magkakapatid. Especially, ganun din. Kunwari, si John. Hindi may iwasan, may mga false teachers, tsaka may mga false brethren. Pag naniwala ka sa sinabi nila, sa Baptist, kaya bira naman yung tumitira si Baptist eh. Ang ilala ko lang talaga sa Soriano eh. Ayan. Ang lakas ng loob dyan, wala rin namang sinabi, no? So, kasi pinili niya yung mga Baptist na mahina din. But anyway, pag siya ka, yung mga ganyan yan eh. Eh sabi nga sa Bible din, sa Proverbs, sabi, alam nyo ba, ang kasabihan sa ating mga Pilipino, may tenga ang, ha? Ang lupa, may pakpak ang balita. Nasa Bible yun eh. Alam mo ba yun? Ibig sabihin, kahit itago-tago mo yan, malalaman ko yan. Eh, minsan ka na, sa tingin nyo pa lang, nakukuha ko na eh. Parang mahirap yung basta. Anyway, so, huwag niyong paniniwalaan lahat ng naririnig niyo. Especially, spiritual. Okay? So, ang gagawin natin, sabi dito, kaya ang point number 2 natin, sabi dito, try every spirits, learn and examine. So, huwag ka agad maniniwala. Ang tawag sa English yung madaling maniwala, gullible, di ba? Ibig sabihin, dali mo naman, convince, yung iba naman, suckers, yun ang nila dun eh, medyo, ang dali mo maniwala, sinabi lang ganun, kaya lolokohin ka bandang uli. Okay? So, huwag natin gagawin yun. Ang mga false teachers especially, magaling magsalita. Okay? At gagawin nila yung mga bagay na katanggap-tanggap, ihahalo nila sa mga bagay na sinungalingan, ganun yan. Hindi yan lalabas agad na sambahin nyo ako. Ako si Satanas, sambahin nyo ako. Hindi lalabas ng ganun si Satanas, saka yung mga kampo niya. So magtatago yan sa likod ng katotohanan. So nabanggit natin kanina maga. Number 3, paano natin malalaman yan? Paano natin kakalabanin yan? Sabi sa verse 1, ano sabi? Because many false prophets. Bakit kailangan daw mag-ingat?
Yung iba sa atin kaya hindi maingat, eh, wala naman dyan. Kunwari, yung mga, sino ba yung, kailan lang, ito si, may kinakwento to si, sino ba yung, ano kwento sa inyo, no? Parang, si Andrea, di ba? Andrea. May kwento sa akin. Parang naggala daw kung saan-saan. Eh, alam niyo naman daw, medyo may ano, di ba? Gabi pa. Eh, wala naman dyan rapis eh. Okay lang yan. Gusto tayo. Wala, walang rapis dyan. Kasi hindi ka pa na biktima, ganon. Wala pa naman nagsabi sa akin eh. Patay na siguro. Kaya ano. Hindi ka naman nakikinig ng balita. Diba? Pag nakinig ka ng balita, napakarami yan. Nabanggit ko lagi sa inyo, yung mga, especially mga bata, bata ka pa, kukunin laman loob mo. Totoo yun. Hindi yung takutan. Yung puting ban, ang tinatawag. Hindi ko alam kung puting ban yun. Kahit anong kulay pa nun. Huwag kayong mag-ingat. Ganun din spiritual ngayon. Napakinggan ko yung dating preaching natin eh. Bakit hindi ka dapat manghina? Ikaw yung unang atakihin. Huhuli-huli ka dyan. Ikaw yung tatangayin ng kalaban. Okay, so kaya number three, dapat acknowledge and know na, yun nga, maraming false preacher. Maraming, okay lang sila, okay lang. Hindi sila okay. Alamin mo yan. Mag-ingat ka. Yun ang sinasabi lagi sa Bible. Minsan nga, yung mga nanay natin, pag paalala ng paalala, naasar ka na, di ba? Alam ko na yun eh, pero alam din nila lalo yun. Mas alam nila yun. Kaya nagpapaulit-ulit yan, alam nila, ikaw, syunga-syunga ka pa. Kasi bata ka pa eh. Kala mo, okay ka lang. Okay? And then yun. So, acknowledge and know that there are many false prophets. Huwag mo sabihin pare-pareho. Hindi pareho yan. Ang Bible nagsabi, marami yan. Andyan sila, nakakalat. Mag-ingat ka. Okay? Ganun lang kabilis yun. And then, number four. Verse 3 to 5. Ito, mayroon siyang papakilala sa atin. Bukod kay Satanas, sino pang kalaban natin? May binabanggit ditong term na familiar na sana siguro tayo, no? Kasi nag-aano tayo, nag-revelation tayo. Sabi dito, kayo naman po magbasa. Ready, go. And every spirit that confesseth not that Jesus Christ is come in the flesh is not of God, and this is the spirit of Antichrist. Whereof ye have heard that he should come, and even now already is within you. Okay na yan. So, ano daw? Ano daw sinong ingatan natin? Antichrist. Ilan ang Antichrist? So, wala sinabi dito, pero sa ibang bahagi, sinabi maraming Antichrist. Kaya sabi dito, yung spirit of Antichrist, ano yun? So, nabanggit natin kanina, no? pag sinabi ko, ang maganda yung spirito na to, ano yung sabihin nun? Yan, active sa church, ano pa. Maganda yung narinig mo sa bibig niya, maganda yung nababalita mo sa kanya, di ba? Maganda spirito na to. Nakaka-edify, nakaka-encourage. Puro praise the Lord. Sana totoo, no? Pag totoo yun, nakaka-encourage yun, di ba? Kaya gusto mo siya laging kasama, kung spiritual ka din. Kung hindi ka spiritual, ayaw mo siyang kasama, di ba? So, pero pag ang spirito mo, puro reklamo. Diba? Puro, ano ba? Negative. Ano yung mga nakikinig yung negative sa ibang tao? Huwag na tayong makinig. Huwag na tayong mag-church. Alam na natin yan eh. Ano yung mga negative dyan? Wala naman mangyayari dyan eh. Ano ba? Negative. Ha? Lalagpas ka na sa langit. Huwag ka na mag-church. Ano pa? Negative. Yeah, alam niyo yan eh. Isa-isay natin. Lian, ano yung mga negative na narinig mo sa iba? Wala. Asa si Pami pala? Wala. Sabi niya, mawarin siya eh. Diba? Anyway. Mga negative, Christine. Lalo na to, di magkasalita. Ano yung mga negative na narinig natin?
Diba? Ano tayo nagsasabi? Jacin. Mahimik niya parang... Julia! Ang mga negative. Len. Negative. Naririnig mo. Nasabi ng kahit sino. Oo. Anong kasi sabi? Parang kang halimbawa ka. Ay, kung sumama din kasi baka hindi tunay na yan. Tunay na. Huwag na tunay na Christian. Okay. Kung tama siya doon, tama yun. Diba? Anong tanongin mo, bakit? Anong nakita mo? Kasi ganun din naman tayo eh. Pero yung mga negative talagang alam mo nang tama, yung katulad ng tinamad ka lang, chismis lang, pagpapalit mo yung church sa labo, sa laba, ano naman yan. Diba? So, pero dito, gusto kong sabihin sa inyo, yung ibig sabihin ng Antichrist kasi sa panahon kasi natin, ibig sabihin ng anti kasi laban, diba? Yan ang pinaka-common kahit tingnan mo sa dictionary. Gusto ko i-point out dito kasi medyo nagigreg din ako ng konti. Pag sinabing anti or actually adi, yung NT, pag nagtabi yan sa Greek, di yan. Di ang sound niya. No? So, adi, ibig sabihin nun, in place of. Okay? In place of. So, yung Antichrist, bukod sa laban talaga siya kay Jesus, laban, hindi lang siya laban, ginagaya niya. Okay? Ibig sabihin, sa halip na sumamba kay Jesus, kay ano na lang, kay Muhammad na lang, or something. Halip na mag-church ka, dito na lang tayo sa playhouse, kung ano man yan, movie house, computer shop, kaya sa kwarto na lang, kasi ang lahat yun, nasa bahay na ngayon yun eh. Panahon namin dati, kailangan mong umunta sa movie shop, lakad ka pa ngayon, nasa kita ka muna lang, sa bulsa mo. So, pag habang pinagpalit mo si Jesus dyan, negative yan. Pero actually dito, special, so pang negative dito, yun yung sasabihin dito, napag-aralan sa atin sa ibang place, di ba, na yung mga Hudyo, yung una dyan, mga Hudyo talaga. Meron silang ibang Kristo na hinihintay pa rin nila hanggang ngayon. Okay? Hindi nila pinapaniwalaan si Jesus. Lahat na sabihin ng mga Kristiyano, bablangkoy nila yan. Tatapatan nila yan. Ngayon, parang iba sa inyo minsan, hindi kinakikinig. Kaya nagsasabi ako dito, ngayon, hindi naman yan. Wala na, pati yung katabi mo, hindi na nakapakinig. Diba? Ganun yan eh. Kala mo, ang galing-galing mo dyan. Yung mga kilala kong talagang kumunta sa gawain ng Diyos, sa, dati sa amin, sa main, nabalitaan namin, wala na. Yung iba nga, yung recent lang, hindi ko na sabihin. Pero yun ang sabi kasi, parang kumukunta yung kay pastor eh. Hindi naman pinalangin mamatay, kaso yun, nangyari. Bata pa, walang nakakapag-expect nung, kaso kinalaban mo yung gawain ng Diyos, anong gagawin sa'yo ng Diyos? Okay? So, mag-iingat tayo. So, yan, especially yan sa mga Hudyo, mag-iingat tayo lahat ng, yung may iba nagre-research dyan, anong mga pinaggagawa ng mga Hudyo ngayon, kasi nga, in-expose na sila ni Jesus, di ba? Ano yung ginagawa ng mga Hudyo ngayon? Alam niyo, isang mga ginagawa niya, yung Hollywood, sa kanila yan, yung mga false, kahit yung mga, hindi ko sinabi lahat, ha, pero yung ibang religion, sila ginagaya eh. Basta kahit anong against kay Jesus, pinapalit mo si Jesus, pinabaliwala mo si Jesus, ginagawa mong tao lang si Jesus, yun. Iibay mo yung pangalan ni Jesus. Yan ang mga ginagawa doon ng mga Hudyo, pati yan daw na sa likod ng mga drugs, pati mga, ano ba to? Kahalayan, pornography. Pinasabi nila, pero hindi ako nagtataka doon kung totoo yun. Kasi napakayaman yung mga yan. At lahat ng gagawin nila, yung ilalayo ka sa Diyos. Okay? Tsaka yung isang, bago ko malimutan, yung mga walang kakwenta-kwentang mga religion. Okay, yung mga, nakalimutan ko yung tawag, kabal ba yung kabal? Research yung kabal. Alam ko lang dati yung kabal, ano yun eh?
Mortal Kombat yun eh. Yung pala, parang ano siya, para siyang kulto. Kabal. Meron ding games na kabal, di ba? Kabal, C. Kabal. So mag-iingat tayo dyan. At yun ay sinabi ng darating, alam na nila, pero ngayon nandito na. So, ang point natin is, identify, okay? Alamin mo at tukuyin mo sino ang kalaban ng Panginoon. Nabanggit ko na, Antichrist, yung mga Hudyo na again, lahat ng Hudyo, yung mga talagang galit kay Jesus. Okay? Yan ang source ng mga false teaching, tsaka mga false teacher. Kasi nga, galit kay Jesus eh. Kung naalala nyo kay Jesus, nung siya ay nag-resurrect, nabuhay siya magmuli, ay marami maniniwala kay Jesus. Kaso, anong ginawa ng mga Hudyo? Binayaran yung mga soldier. Sabihin nyo, ninakaw yung katawan. Nakita mo yun? Salit na matakot ka na rin sa Diyos na nabuhay yung patay. Sinabi niya, alam nila, sinabi niya, mabuhay siya magmuli. Alam nila eh. Nagpe-pay attention sila sa sinasabi ni Jesus, pero talagang gusto nilang kontrahin. Kalaban pula ng Diyos yan. Amen? The next is, number one, know God in His Spirit. Number two, learn and examine everything, especially mga doktrina. Believe that every spirit. Number three, acknowledge and know that many false teachers are, maraming false teacher. Okay, huwag kang, okay lang yan, wala naman yan, pare-pareho lang yan. Okay lang sila lahat. Sa akin, okay lang sila lahat. Tapos ka na. And then, know and identify the Lord's primary enemy. Yung pinakakalaban ng Diyos, mga Hudyo nga, tsaka mga Antichrist. Five. Ito na, medyo positive. Paano ka makakaiwas? Paano mo sila lalabanan? Verse 6, sabi dito, we are of God. So parang sinasabi ka, dahil pala natin kalaban, paano to? Sabi ni John, tayo ay sa Diyos. He that knoweth God, heareth us. So parang kami, pag nag-solve winning kami, minsan, siguro iba sa amin, ewan ko, sino nangihina dito? Sino nangihiya? Mare, si Pastor, kakatok. Ito lang tayo, gala lang tayo dito, picture. Kung kakatokin, tapos, titingnan kang masama, di ba? Naranasan niyo yan, di ba? Buti nga, wala kayo dun, kami yung ano eh. Pero, ayoko nito. So, nakapanghina pag reject. Ayoko, busy ako. Nakapanghina eh. Tapos, ang dahing false teacher, ay, ang dahing naniniwala sa kanya. Pag si Pope, pag ano yun, lumaka dyan, ako. Di ba, pumunta sa Pilipinas yun, kaya minuto ni Duterte yun eh. Kahit sa amin, mayroon kaming promo para lang kay Pope. Pinahapit pa sa amin yun. Naku, dating si Pope, kailangan may special ano, offer. Na magte-text lang sila doon, parang piso lang. Makaka, ano na si Pope, parang, ano ata yun, Twitter ata yun. Pinuhin mo yan. Ganun siya ka-special sa sanlibutan. Amen? Sino din? Si Manalo. Naku. Hindi na nga nagkatrabaho yun. Doon lang sa opisina yun. Okay, sino na bang ano ngayon? Manalo. Iraan nyo, patay na, di ba? Pangatlo na yan. Pangatlo yung Eduardo. Manalo pa rin. So, yung religion, ginawa nilang ano, no? Business. Oligarchy. Bakit yung Baptist, ganun din eh. Ano gusto sabihin? So, paano nakakabanghina? Sino pa? Dumadami Yeshua. Dami lang pera. Ano pa? Anong alam nyo? Yung Jehovah's Post Witness, matagal lang ano yan eh. Hindi naman dumami masyado yan kasi nga, i-research mo lang kung sino sila. Tsaka yung SDA, mga failed prophecy yan eh. CCF, ang magaling. Ngayon. So, parang pag ikaw yung tunay, okay? Nakakapanghina. Sa dami nila, parang kang no-overwhelm, no? So, kaya number five, sabi dito, tayo ay sa Diyos.
He that knoweth God heareth us. Kung hindi man makinig sa atin yung mga, alam mo na, gusto sa kulto, edi wag. Ang makikinig sa atin, pag nag-soul winning tayo, pag nag-disciple tayo, sino makikinig sa atin? Edi yung tunay din. Yung alam nila, alam din nila na ito, false preacher, false teacher, kaya tayo, dapat masipag tayo, dapat nasa sin din tayo. Pag walang makitang baptism, wala na. So, alamin natin, number 5, draw strength from the Lord Himself as His children. Kung anak ka ng Diyos, manghihina ka ba? Feeling mo talo ka? Anak ka ng Diyos, matatalo ka ba? Kaso, hindi ka pinapahirapan. Yung anak ko si Stephen, lagi ko inuutusan to, pinapahirapan ba kita? Anak, minsan, di ba? Kasi ko yung pangano eh. Kaya kailangan mong matutong sumunod ng instruction, kahit galit ka, kahit nagmamadali ka, kailangan matuto ka pag sumunod. Kailangan mo yun. Pag di ka natuto ng ganun, ikaw yung small brat dyan, okay, pag nagtabaho ka na, ganun ka pa rin, small brat ka pa rin. Hindi ka makakapag-function ng maayos. Katisuran ka, hindi ka maayos sa tao. Kaya, ganun din tayo sa Diyos. Sabi mo, pinapahirapan pa tayo. Ba't hindi tayo pinapahirapan pa tayo ng Diyos? Bakit hindi na lang pag yung mga baptist, yun yung umaman at yung pag-preach si pastor, lahat naniwala. Ba't hindi na lang ganun? No? Isip ko rin minsan yun eh. Pero hindi nga, kasi karamihan ng tao ay masyadong na aakit sa mga pananalita ng mga false teacher. At sa kanilang pera, di ba? Saan ka pupunta? Sa baptist o sa CCF? Eh, buti ngayon, wala sila. Kaya wala kayong choice, di ba? Tsaka, meron sila kayo online. May load ba kayo? Load kayo para load ng mga... Wala, di ba? English pa sila. Paano na yan? So, kaya... Kaya gusto, hindi ka dapat manghina kasi ang Diyos, lagi siyang may paraan. Amen. Bibigyan kanya ng paraan para hindi ka ma-discourage ng gusto. At gang, napakaraming false yan. Naalala ko tuloy si Arnel eh. Ano, pinag-aaral ka na ng pastora, di ba? Hindi na. Imagine, wala tayong laban doon. Umayaman niya, kahit wala sa Bible yung pastora, kung pag-aaralin yung mga bata. Di ba? Lady, pag-aaralin ka ng pastora, doon ka mag-church? Bakit? Pag-aaralin ka eh. Kaso wala sa Bible yung pastora. Mali yun. O kaya iglesia ni Manalo, Len, bibigyan ka ng puhunan sa tabaho. Nahihirap yun, di ba? Ha? Ano na? Kasi kulto nga yun eh. Pero ngayon, marami, kahit mga born again dyan, ganun din minsan eh. Kasi ganun nga, ganun talaga. Lahat ng magagawa ni Satanas, pangluloko nga eh, gagayahin niya yung totoo. So, ngayon, litong-lito ka na, kaya nga pinag-aaral natin to eh. Yung mga binibigay ko sa inyo mga points para madalihan kayo, kahit bata pa kayo, natatandaan ko yun, sinabi ni Pastor yun eh. Pag sinabing si Kristo ay tao lang, boom, sinabi sa Bible yun eh, sa Diyos eh. Kaya, alam mo, mali ka agad. Kaya kahit akitin ka pa niya, kaibiganin ka pa niya, buigyan ka ng puhunan niyan. Takot ka na doon eh. Kulto kayo eh. Diba? Hindi ka lalapit doon. Kahit di ka pa ganun kagaling, sabi natin matalino, still, binigyan na kita ng points, madaling ma-identify yung mga false teacher. Okay? So ngayon, kung talagang... Dami ko nakausap eh, lahat daw ng religion, pinasukan niya na eh, mali ka rin eh. Sa bagay yung mga kasi may masyadong accommodating, di ba? Eh yung mga baptist, tamad. Hindi lahat, okay? So wala na, nakakuha na. Kaya, so wag kang, pag nanghina ka, ang isipin mo ang Diyos, sa Diyos ka, kung sa Diyos ka, at ang mga anak ng Diyos, sa Diyos. Amen? At siya ang nakikinig sa atin, at hindi ka dapat manghina. Amen? Sabi dito, may namimiss akong verse eh. So, ang Diyos ang pinaka-pinaka.
Amen, yun lang yun. Don't be overwhelmed by the number of the false teacher. Diba? Ang dami nila, so what? Hindi ka naman nila kayang lokohin to the point na iaalaw ng Diyos na maloko kahit ka naglilingkod ka sa Diyos. Kahit nag-aaral ka, maluloko ka pa rin. Hindi, hindi kaya alaw. May mga mabilis na sagot lagi dyan. Okay, unless na nagtamad-tamad ka na talaga, nagyabang ka na, hindi ka na nag-church, talaga maluloko ka rin. Amen? So, draw strength from the Lord Himself as His children. Number 6. So, napansin nyo sa chapter natin, puro love. Okay? So, paano natin ma-identify yung false teacher? Paano natin sila lalabanan? Eh, di true love. Diba? Binanggit dyan, di ko na mabasahin kasi sikat po ito, diba? Tidinifyin dyan ang Diyos. Ang siya nagmamahal ay sa Diyos. Kilala niya ang Diyos. Okay? At, sabi dito, it was manifested, the love of God toward us, because that God sent His Son, only begotten Son, into the world. So, wala nang tatalo dun sa pag-ibig ng Diyos. Amen? At pag hindi mo alam yon, katulad ng mga tinatanong natin, ligtas ka ba? Wala nakakatiyak. Ay, pambihira. Namatay si Jesus para sa iyo, anak siya ng Diyos. Hindi siya, ano, hindi siya isang araw lang namatay, nabuhay siya dito ng 33 and a half years. Lahat siya, nangangaral siya. Ultimately, hinayaan niyang mamatay siya. Tapos, hindi ka sigurado maliligtas ka. Eh, napakahina naman nun. Maling-mali naman yun. So, obviously, ang Diyos ay sigurado kaya pagliligtas. Again, dun sa mga inabot ng totoong gospel at tumanggap sa Panginoon. Kaya, hindi ka magkakamali dun. Alalahanin mo nila yung klase ng pag-ibig na meron ng Diyos sa'yo. Maluloko ka ba ng mga false teacher? Nabagit ko sa kanina, yung iba, minu-opera ng trabaho, ng lupa, minsan. Okay? Hindi, pag-ibig ba yun? Eh, pinag-aral ako eh. Kaso, pinapainang anon. Lagi ko sinasabi sa inyo, iba sa inyo, pwede ko nang ampunin eh, sa totoo lang. Kung meron, kung ano lang ako, yung gano'n, masyado na akong, ano, tawag dito. Hindi, alam mo tawag yung term. Yung desperado, di ba? Desperado ako. Ang nakikinig sa akin, ampunin ko yan. Bayaran ko yan. Makikinig sa iyo yan. Parang mga ano yan. Parang ututo na yan. Amen? Pero hindi yun ang kalooban ng Diyos eh. Ano dapat? Lahat, bawat isa sa inyo, matuto yung paraan ng Panginoon at isa sa mga paraan ng Panginoon, magtrabaho, magsika, magtiwala sa Diyos. Hindi mangyayari yung kung ikaw yung inano mo na. Parang, ching! Nabulag ka na pala ng pera, di ba? Kaya yung mga ganun yun eh. Ba't ako aalis dito? Ha? Wala na akong trabaho. Hindi na aalis ng iglesia yun. Di ba? Kaya sa pastora, di na ako pag-aaralin. Parang kanong binili na yung pananampalataya mo. Isa yun sa mga sign na peke yan. Amen? Kaya kasi sabi siya, tinuturoan ko lang kayo. Amen? Kasi pag tinuruan kayo, sabi nga nila, turuan mo yung isang tao, bigyan mo ng isda yung isang tao, may pagkain siya today. Pero pag tinuruan mo siya mga isda, ano mangyayari sa kanya? Hindi kanya kailangan, siya na may isda, at renewable na yung kanyang resources. So, ganun tayo ngayon. Iniwala ako, kahit sino sa inyo, mga tao, matuto kayo, tumayo sa sarili yung paa, kasi nagtitiwala kayo sa Diyos, na pinagkatiwalaan ko rin. Nakilala ko, nagtiwala ako sa Kanya, lumakad ako sa paraan Niya, natutunan nyo rin yun, sabay-sabay tayong ganun. Amen? Pagpapalain tayo, tapos, humultiply yan, hindi pa ako, ano, alam mo na. At, gusto ko sabihin dito, yung katulad ng pag pinainang kanon, hindi tunay na pag-ibig yun. Later, para kanyang alipin na. Okay, sabi sa Bible, alipin ng isang tao ang nagpautang. Okay, sorry. Pag may utang ka sa akin, alipin kita. Okay, yun ang sabi sa Bible. At ganyan ang ginagawa nila. Sige, mangutang ka na, mangutang ka na. Doon pa kami sa Robinson, aasar na ako sa mga credit card eh. Sige, sir, credit card yun na. Kasi alam nila, pag tanga mo sila, alipin ka na nila. Okay? So, hindi tayo ganun. So, hindi yung pag-ibig. Ang pag-ibig, yung pinakita ng Panginoon, siya yung nag-sacrifice, then, ikaw yung sumunod sa Kanya. Hindi tayo yung papasunodin natin siya. Amen?
And then sabi po dito, may mga points dito. Sabi, pag true love yan, malalaman mo yan ay perfected love. Ibig sabihin ng perfected is pure. Kaya katulad ngayon, tanong nyo, si pastor, anong ginagawa sa akin ni pastor? Sabi nga, hindi nga kami close eh. Pero dahil yung sinuturo niya, kinuha ko, at in-apply ko sa buhay ko, papasalamat ako sa pastor ko. Wala, hindi ko siya kayang bayaran nun. Kaya ang pwede ko naman bayad sa kanya, gawin ko rin yung ginawa niya. Amen? Sa akin, ginawa niya sa akin yung gagawin ko sa iba. Amen? Amen. Yun ang perfect love. At sabi rin doon, ang pagtalaga nagmamahal ka, sabi sa tatayo, tatalon tayo dito, sabi dito kasi, there is no fear in love, but perfect love casts it out fear. Alam nyo ba, ang pag nagmamahal ka, lagi ko nabanggit sa inyo to eh. Diba? Harangan ka man ng sibat, diba? Sa panahon na nina daddy, sibat eh. Ngayon, ano na? Baril. Kahit anong harang sa'yo, pag mahal mo yung tao, wala kang pakialam, diba? Patay kung patay. So, ganun din ang mga Kristiyano ngayon, yung tunay na preacher, kahit na winawaning ka, huwag mong wawaning ka mga Muslim na yan, papatayin ka niyan. Yung iglesia, papatayin ka niyan. Ano sabi sa akin ng Diyos? Matakot ako sa kanyang, huwag kayong matakot sa pumapatay ng laman. At pagkatapos na, wala na siya malang magagawa. Matakot ka rather sa kanyang pumapatay ng katawan, at tapos nun, pwede kanyang patayin sa impyerno. Sa Diyos, mas lahat tayo ng matakot sa Diyos. Amen? Amen? Yun ang tamang love. Hindi ka mapepeke ng mga false teacher kung alam mo yung tunay na love. Amen? Nanggagaling sa Diyos at yan ay hindi takot. At ang sabi dyan, yung another way of saying na walang takot, boldness, sabi dyan. Herein is love is made perfect that we may have boldness in the day of judgment. Kaya pansinin nyo again, yung mga non-soul winning natin, hindi sila siguradong ligtas sila, wala yung pag-ibig ng Diyos sa kanila. Kaya mga false prophet yun. Pinaasa lang sila sa ano. Hindi ka pala ligtas, tapos saan ka umasa? Wala. Sa false promises ng mga iglesia ni Manalo, ng mga false teacher. Amen. Sana hindi kayo ganun. Yun ang madaling ma-identify. Kaya hindi ako magtitiwala sa tamang nagmahal sa'yo. Amen. Amen. Last. Paano natin sila ma-identify? Paano na sila lalabanan? Kung takot tayo. Diba? Sabi kanina, huwag kang matakot. So sabi dito sa verse, balik tayo sa 14 and 18, sabi dito, and we have seen and do testify that the Father sent the Son to be the Savior of the world. Whosoever shall confess that Jesus is the Son of God, God dwelleth in Him and He in God. So bukod sa sabi natin kanina, ang Diyos ay nasa atin, Siya ang pinakadakila, therefore hindi tayo matakot. Kasi sabi rin dito na gusto mong malaman, maintindihan, kahit gano'ng gagaling yung mga yan, manloko. Alam nyo nga gawin nyo, para maging pastor, hindi ako college graduate eh. Mag-soul winning ka. Okay? Yun. Kasi talagang tapatan yun eh. Pastor, hindi ko alam. Pakinggan mo yung marunong. Amen? Tulad kanina, ganda kasi experience namin kahapon, kaya hindi ako makawala dun eh. Kaya natutuwa ako, kahit Stephen niya, sumasama si Brother DM. Hindi nyo matututunan nyo sa Bible school lang. Kahit dito, pag nakaupo ka lang dyan, maganda yan. Kaso, pag sumasama ang soul winning, talaga nakikinig ka, nag-engage ka doon ka matututo. Amen? Talaga matututo ka, malalaman mo, tatanim sa utak mo yun, ganito pala yung mga kulto. Yung preaching ko kaninang umaga, ganun eh. Maawa ka doon, may iyak ka na lang. Anong ginawa ng mga false teacher dito? Parang, kahit sinabi mo yung totoo, katotohanan, sinabi mo sa Bible, ang linaw, si Kristo ay Diyos. Ba't hindi maintindihan yun? So, na-brainwash na sila. Amen? So, kung ayaw nyo mag-aya doon, maglingkod din kayo sa Diyos. Amen? Tatalino kayo sa tamang paraan. Medyo mahirap sa umpisa, pero sigurado po yan. At later on, kailangan mo rin mo silang ano. Hindi mo kailangan nasa front line, kasi nga, ang front line si Pastor, di ba? Tsaka yung mga matured na rin. Ikaw, sideline ka lang, tingin mo lang. Ilang beses mong gawin yung makikita mo, totoo pala yun. Tsaka makaka-relate ka lang sa mga, nagkukwento ako dito, hindi kayo makarelate eh. Ano yung nasabi ni Pastor? Eh, yung ibang Baptist, ganun eh. Alam mo yung Baptist, ikukwento niya yung ginawa niya 10 years ago. 10 years ago, masipag kami mag-soul winning. Ano yun?
Eh, di ba kayo? Basta para makita ko rin. Hindi na. Mayaman na ako eh. Atay. Okay, so let us be warned. Merong mga false teacher. Sa panahon nila, marami. Sa panahon natin, marami lalo. So, mahalin natin yung mga biktima. Amen? Hindi tayo may pag-away dyan punta. Sino ba iglesia dito? Hamunin ko ng debate. Hindi ganun. Alamin natin yung mga may pag-asa pa. Unahin natin yun. And then, kung talagang hindi mo maiwasan, nandyan yung kalaban, hindi harapin mo. Kung nakahanda ka, gamitin ka ng Diyos. Amen? Lamang po. So, let's pray, Lord. Salamat sa inyong mga salita, Panginoon, na na-demonstrate yung Lord kung paano. Medyo mahirap ito, Lord. Introduction pa lang. Later, aralan yung bawat isa, Panginoon, yung mga panluloko na ginawa nila. Ngayon, at least, nagkaroon kami ng idea na delikado po, Lord, especially yung mga naibiktima nila. Nawa ay salamat po sa inyong biyaya. Kami po'y natanim. Isang maayos na church, Baptist Church, na kilala mo, Panginoon, na ito po'y nagtapat sa inyo ng matagal na panahon. Doon iba na ikigaya din, but yung nagtapat talaga sa inyo, makikita ng history ng Baptist Church, Lord, maliit lang, independent, tapat sa inyong salita, ma-addict sa Bible, Panginoon. We pray na kayo po'y ikilos sa amin sa whole series na ito, Lord, kung saan ay matapos. Unahin namin yung relevant sa amin, yung Catholic Iglesia Manalo. And then, mahalin po namin yung mga kaluluwa in that minsan mahirap mag-aral, i-absorb lahat ng dapat na pag-aralan sa church, but alang-alang, Panginoon, sa mga tao na marireach namin, matutulungan namin pag kami marunong na rin, mag-solwin, mag-akay, Panginoon, alang-alang sa kanila at sa inyo din po, Lord, sa glory niyo, Panginoon, na deserving niyo aming service. You deserve everything, Lord, ang papuri sa amin, but especially yung service nga po, Lord, na pinagusil mangyari sa buhay namin, maraming maligtas. And therefore, hindi ito mangyayari kung di kayo marunong. So, I pray na tsagain namin, Panginoon, yung time. Na, especially mga bata, Lord, na aralin ang inyong mga paraan para sila po yung magamit yung Lord in the future, Panginoon. And even the near future, sila po yung magamit yung Panginoon. Alalaan niyo rin po, Lord, yung mga nag-pray namin, si Rain, Panginoon, na medyo tinamaan, Panginoon, ng sakit sa chan, Panginoon. I pray na pagalingin niyo po, Lord, siya. Tulungan niyo, Lord, makatulong po yung mga gamot, kung ano man yan, na hindi naman na-damage ng gusto, na-damage, Panginoon, na makarecover siya, Panginoon. Lalaanin po yung time, Panginoon, na siya'y maawit sa inyo, Panginoon, at interesado rin po siya kung gagamitin siya in the future, Panginoon. Pagalingin niyo po siya, kawaan niyo po ang bawat isa. Mga nakabalik, Panginoon, maraming salamat, at paalala niyo sa amin na wala nang the best place para sa amin, Panginoon. Hindi sayang ang oras namin sa kabataan nila, Panginoon. Balance ang buhay. Napaka-importante ng kasama sa schedule lagi, Panginoon, ng mag-aaral sa iyong salita, Panginoon. So, kayo malalati in Jesus.